Welcome back. Kung dominance lang ang pag-uusapan, eh wala na yatang mas gagaling pa sa AdU's Lady Falcons na nasungkit ang kanilang ikawalong sunod na kampiyonato sa UAAP Softball Tournament. Natalo nila ang UST Tigers sa best of three finals with an impressive 6-0 victory sa title clincher. Let's talk now to the Lady Falcons. Andito ang assistant coach nilang si Angeli Orsabia, co-finals MVPs na sina Laika Basa at Edna Severino, at teammates nilang sina Deli Covarrubias, Florabel Pabiana, at syempre ang kanilang team captain na si Rizel Calumbres, ang 8-time champions ng UAAP Softball, ang AdU's University Lady Falcons. Congratulations ulit sa inyo. Thank you. Coach Angeli Orsabia, alam mo, kailangan ko na sanayin ang sarili mo, sarili ko na tawagin kong coach. Ikaw, nakasanayan mo na ba na tinatawag kang coach ng mga tao? Kasi syempre, ikaw ay isa sa mga pinakamatagumpay na players ng AdU's University, last year's MVP ng softball. Kamusta naman ang feeling ng pagiging isang coach? At ngayon, nagsa-stand-in ka para kay Coach Anna. Yes po, as a coach ngayon, sa field, sa mga players ko, okay lang sa akin na tawagin akong coach. Pero sa labas, friend ko sila kasi parang 1 year gap lang ako sa kanila. Yes. Tapos sa ibang tao, minsan tinatawag akong coach, minsan hindi. Pero okay lang sa akin yun kasi first time ko naman. So okay lang sa akin na ganun. Pero next year, kung magiging coach pa rin ako, siguro mas ano na, high na yun. Oo, kasi syempre busy ka pa. Sanayin ko ng sarili ko na tawagin coach. Kasi busy ka pa sa national team, naglalaro ka pa. Sinabi sa akin ni Coach Anna Santiago na ikaw daw ang isa sa mga favorite players niya, isa sa mga success stories ng AdU's Lady Falcons. How does it feel na tinutulungan mo pa rin si Coach Anna na makapagbigay ng knowledge dito sa mga natitirang players sa AdU's University? Para sa akin, as in loyal po ako sa AdU's. Sobrang saya kasi parang shinare ko yung skills ko, tinulungan ko yung AdU's na kung saan doon ako nanggaling. And which is nagtagumpay kami kasi first nag-coach ako first sa intercollegiate. Yes. And talo kami doon, parang sinabi ko yung sa self ko, parang siguro ako yung mali, parang siguro ako yung malas dito kaya kami natalong AdU's, parang first time natalo sa intercollegiate. Pero noong yung AAP, as in, ginawa ko lahat, nagpursige ako, nagsipag ako sa pagtuturo sa kanila, patient lang, yun lang, effort, yun, nakuha ko. First time ko nag-coach at nag-champion na being a coach. Siguro blessing in disguise yon, yung pagkatalo nyo sa intercollegiate, kasi naging learning experience sa'yo at motivation para makabawi sa UAAP, at yun nga ang ginawa nyo. Kausapin ko nga itong si Laika Basa, ang inyong pitcher, at for the second straight year, finals MVP. Alam mo, Laika, napansin ko sa'yo during game number 3, kasi televised, tapos syempre ang kalaban nyo pa, UST, wala nang bukas, lagi kang nakangiti. Parang walang kakaba-kaba. Bakit ganun ang ang demeanor mo on the pitcher's mound, at parang nag-enjoy ka lang na maglaro sa game 3? Kasi bago po kami maglaro, kinausap po ako ni Coach Anna na kailangan ikaw mauna dito kasi ikaw po yung sentro ng team na nagdadala, at kailangan mong lumaban sa sarili mo. At nag-smile ako kasi nawawala yung pressure sa sarili ko. Yes. Yes. Kasi yung mga pitchers nung nakaraan talagang seryoso, like sina Pong Benjamin, talagang nakakatakot yan pag pumupukol ng mga pitch. Ngayon, syempre, hindi lang ikaw ang naging finals MVP sa AdU's Softball. Si Edna Severino, kasama mo rin as finals MVP, co-finals MVPs. Edna, grabe ang pinakita mo sa game number 3 against perhaps one of the pitchers, if not the best pitcher dito sa Pilipinas, best pitcher nung nag-compete ang Blue Girls Abroad recently, si Anan Tolihaw. 4 out of 4 ka. Paano mo naman nagawa yon in the finals, game number 3? Siguro yung na-inspired ako before ng game namin gawa ni Coach Anna na about sa mga sinasabi niya sa amin. Tsaka gusto ko mag-end yung playing year ko na maganda yung exit na. Okay, syempre si Rizel at si Deli kasama mo rin mag-graduate from AdU's. Pero si Florabel Pabiana, maglalaro pa ng 2 taon sa UAAP, dating Rookie of the Year. Florabel, busy ka nung game number 3, lalo na first base. Kasi
5 out of the 7 innings na 1-2-3 nyo ang kalaban. So, kamusta naman ang feeling na, syempre, medyo mahaba rin yung pinagdaanan mo from your ACL injury, tapos nakabalik ka last year, and then this year, champion na naman ulit. Kamusta ang pakiramdam na nakapagbigay ka ulit ng karangalan para sa Adamson? This year po, sobrang blessed po ako kasi nakabalik po ako not only in my offense game po, pati din po sa defense po. Nakaambag po ako sa depensa po namin ngayon. Okay. After game number one, nung natalo kayo ng UST, hindi daw makatulog si Coach Anna sa kakaisip kung paano kayo mag-a-adjust for game number two. At yun na nga, nagkaroon ng adjustment sa game number two. Si Delly Covarrubias ang naging lead-off batter. Del, ano naman ang naging reaction mo nung sinabi ni Coach Anna na ikaw na ang mamumuna dito sa batting ng Adamson? Siyempre po, una po, kinabahan ako. Pero inisip ko po, ako yung nilagay. So, may tiwala po si Coach Anna po sa akin. Although, hindi po ako success nung 3 times at bat ko po. Tapos, nung sa importanteng sitwasyon nga yes. po, dun po na Yun nga ang pinag-uusapan namin before game number 3. When it mattered the most, dun ka nag-deliver para kay Coach Anna. So congratulations to you on that. At syempre, ang team captain na si Rizel Calumbres. I'm sure ikaw, Rizel, kasama si Edna at si Del, mamimiss nyo talaga yes. ang Adamson being that this is your last playing year. Ano yung pinaka mamimiss mo bilang bahagi ng Adamson, bahagi ng UAAP at part ng pinaka-dominanting kuponan sa UAAP? Siguro po yung mamimiss ko sa team na to, kahit na marami kaming struggles na pinagdaanan, nandun pa rin yung pagdating sa laro, naging buo kami. Then, yung mamimiss ko yung bonding ng team, yung tinatrato namin yung sarili namin na parang isa kaming buong pamilya. Okay lang, Rizel. Pwede mo naman gayahin si MVP Anjali at mag-apply ng coaching staff kasama si Coach Ana Santiago. Pwede, Coach pwede. Anjali, ito na ang pagkakataon mo na pasalamatan ang lahat ng mga sumuporta sa inyo as you achieved history 8-peat para sa Adamson Softball. Hi po. Thank you po sa lahat na sumusuporta sa amin, sa Adamson University, sa mga priest po namin, tsaka po sa mga alumni namin at sa mga family namin na andyan lagi. Thank you po at sa mga friends na lagi pong naniniwala na kaya namin ngayong taon. Yun lang po. Thank you. Yan. O for Laika naman at Florabel, ano ang aabangan natin mula sa inyo next year bilang na kayo ang magiging leaders ng kuponan? Kung ngayon may pagkukulang man ako sa team, mas lalo ko pa pong higitan next year. Yes. At lalaban po kami ng buo. Okay, si yung pinaka-baby ng team ngayon na nandito, si Florabel. Flor, ano ba ang ma-expect namin sa Adamson next year sa season 81? Para back to zero po lahat po. So, magtatrabaho pa po kami para sa next season. So, abangan namin yan. Coach Anjali, girls, maraming salamat at congratulations. AP Champions Adamson Softball. Thank you. For more sports updates, keep watching The Score. And don't forget to subscribe.